Sino si Jesus para sa iyo? Ano ang pagkakakilala mo sa Kanya? Maligayang araw ng Sabado sa ika-4 na linggo ng Kwaresma. Pasalamatan natin ang Diyos sa biyaya ng buhay at kalakasan at sa mga pagpapalang inilaan niya sa atin para sa araw na ito. Kamusta po ba ang isang linggong nagdaan sa ating buhay? Harinawang naging maayos ang lahat sa tulong at awa ng Diyos. Sa kabila ng mga problemang pinagdadaanan, nananatili tayong matatag dahil nananalig tayo na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Ito po muli si Sister Lines ng Daughter of St. Paul. Pakinggan na natin ang usap-usapan ng mga tao tungkol sa identity o pagkakakilala ni Jesus sa mabuting balita ngayon. May nagsabi mula sa maraming taong nakarinig sa mga salita ni Jesus. Totoo ngang ito ang propeta. Sinabi naman ang iba. Ito ang Kristo. Ngunit itinanong ng iba. Sa Galilea ba manggagaling ang Kristo? Hindi ba sinabi ng kasulatan na mula sa binhi ni David ang Kristo? Kaya nahati ang mga tao dahil sa kanya. Balak ng ilan sa kanila na dakpin siya, ngunit walang nagbuhat ng kamay sa kanya. Kaya bumalik ang mga bantay ng templo sa mga punong pari at mga pariseo at sinabi ng mga ito sa kanila, bakit hindi niyo siya dala? Sumagot ang mga bantay. Wala pang nangusap na tama, ito. Tama yun. Kaya sinabi ng mga pariseo sa kanila, nalinlang din pala kayo. May mga pinuno ba o pariseong naniniwala sa kanya? Pero ang mga taong ito na hindi alam ang batas, sila'y isinumpa. Nagsalita ang isa sa kanila, si Nicodemo. Siya ang nagpunta kay Jesus noong una at sinabi niya, hinahatulan ba ng ating batas ang sino man ang hindi muna siya dinidinig upang alamin ang kanyang ginawa? Sumagot sila sa kanya, taga Galilea ka rin ba? Saliksikin mo nga at tignan na hindi babangon mula sa Galilea ang propeta. At umuwi ang bawat isa sa kanila. Mapagpalang araw sa ating lahat. Ako si Ami Batoktoy ng Institute of the Holy Family, Aggregate Institute ng Society of St. Paul. Narinig natin ang pagtatalo ng mga propeta tungkol kay Jesus. Kung siya ba ang tunay na Mesiyas na galing kay David. May mga sari-sarili silang opinyon dahil namangha sila sa mga pahayag ni Jesus at sa sinasabing si Jesus nga ang Mesiyas. May kautusan na dakpin si Jesus, pero namangha ang mga kawal sa mga salitang pinahayag ni Jesus. Kapanalig, naniniwala ka ba na si Jesus ang tunay na tagapagligtas natin? Sa panahon ngayon ng pandemya, marami tayong naririnig na balita, lalong-lalo na sa social media. Minsan, nalilito na tayo kung alin ang totoong balita na dapat nating paniwalaan. Maraming kwento ang lumalabas kung saan ang iba ay nakakasira ng reputasyon ng tao. Balitang nakakamatay, nakakasira na parang COVID-19 na ating kinatatakutan. Si Jesus ang daan, katotohanan at buhay na dapat nating tularan upang tayo'y mabuhay ng mabuti at tapat na Kristiyano. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo po akong mabuting Kristiyano sa isip, sa salita at sa gawa upang maging marapat akong tagapagbalita ng iyong katotohanan at pag-ibig. Amen. Isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang inyong napakinggan para sa araw na ito. Mag-iisa sa aming misyon
maging tagapagpahayag din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share o pag-tag ng video ito. At kung meron kayong mga prayer intentions, reactions o comments sa video ito, i-message lamang kami sa Pauline's Radio PH. Asa niyo pong lahat na nag-message sa amin para sa iba't ibang kahilingan, lalo ng mga labis na apektuhan ng pandemya. Sa mga may sakit ng COVID at iba pang sakit, at sa mga doctors, nurses at health workers na kumakalinga sa kanila. Sa mga non-medical frontliners, at sa lahat ng tumutulong upang maibsan ang paghihirap ng ating kapwa. Asahan po ninyong patuloy namin ipinagdarasal sa Diyos ang inyong mga kahilingan, kalagayan at kaligtasan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughter of St. Paul na nag-iiwan sa inyo ng mga katagang pagdarasal, pag-aayuno at pagkakawang gawa ang mga disiplinang sikaping sundin. Nang grasyang hatid ng Kwaresma'y ating kamtin. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik-loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Celebrating the Pauline Family Year of the Word of God from November 26, 2020 to November 26, 2021 with a theme that the Lord's message may spread quickly.